Nagsalita na Kelly Day, third party sa hiwalaya ni na Tom Rodriguez at Carla Abellana ayon sa balita. Iyan ang numero na nakadikit ngayon sa showbiz couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana. 3 buwan pa lamang na ikinakasalang dalawa, subalit nagkaroon kaagad sila ng issue tungkol sa hiwalayan at ang sanhi ay third party. Isang blind item ang inilabas noong isang araw at nagsasabing isang kilalang showbiz couple na kakakasal lamang ay naghiwalay na dahil pinagselosan di umano ng asawa nito ang babaeng nakatrabaho ng kanyang mister sa isang proyektong katatapos pa lamang. Ang babaeng sangkot sa isyong ito ay gumaganap bilang kontrabida sa nasabing serye at naging malapit sa aktor dahil sa lock-in taping nila. Ang veteranang kolumnista na si Christy Fermin at ang mga sources nito ang nagsabing babae ang pinag-ugatan ng hiwalayan ni na Tom at Carla. Kumalat din ang balita na ang third party na involved sa hiwalayang ito ay nabuntis ng aktor. Sinabi rin sa ulat na nahuli mismo ni Carla ang kanyang mister na sweet na nakikipag-usap sa isang babae, kaya naman matindi ang selos na naramdaman nito. Base naman sa inilabas na ulat ni na Christy Fermin at Romel Chica, kahit noon pa man ay sobra raw kung magselos si Carla sa lahat ng mga babaeng nakakasalamuhan ni Tom. Marami naman ang nagtataka dahil kung totoo man nakatrabaho niya ang third party na iyon, lahat ng co-stars ni Tom sa serye ay imbitado niya sa kanyang kasal noong October 2021. Ang isa pang balitang lumabas ay noong mahuli ni Carla si Tom, kaagad itong lumapit sa kanyang talent management upang humingi ng tulong kung ano ang kanyang gagawin. Balitang sobra raw ang galit ni Carla at umabot sa puntong ayaw niyang makita ang asawa, pati na rin ang babaeng ito na kasama nila sa iisang network. Ang pag-uusap na nasaksihan ni Carla ay ang paghingi umano ng pabor ni Tom sa babae at dahil sa mabait ang babaeng ito, agad niyang pinagbigyan si Tom. Sa kasamaang palad, nakita ni Carla na sobrang close sila sa isa't isa kaya ito nagalit. Balita rin ang babaeng involved ay nataranta sa mga nangyari dahil hindi nito pinangarap na maging isang homewrecker. Minsan na rin kasi itong nalink sa isang aktor noon na may pamilya na, kaya naman agad niyang nilinaw noon sa publiko ang balitang lumabas. Ang matinding naging akusasyon sa balitang ito ay ang pagbubuntis di umano ng sangkot na babae ilang buwan bago maganap ang Tom Carr wedding. Ito rin ang naging katanungan ng pambansang Marites na si Cian Gaza kay Carla nang magpadala ito ng mensahe sa pamamagitan ng Instagram DM. Tinanong nito kung totoo daw ba ang issue tungkol sa pagbubuntis ng isang babae bago ang kanilang kasal ni Tom. Wala namang naging kasagutan si Carla sa mensaheng iniwan ni Cian sa kanyang account. At dahil napag-usapan ang tungkol sa third party na kasama umano ni Tom sa natapos nitong serye, marami agad ang nagsabing ang tinutukoy sa blind item ay si Kelly Day. Kahit walang pangalan na binanggit sa mga naisulat tungkol sa hiwalayang Tom Rodriguez at Carla Abellana, binasag ni Kelly ang kanyang katahimikan sa pamamagitan ng pag-post ng pahayag sa kanyang social media. Ayon sa kanyang post, "Many people are speculating about my involvement in a certain rumor or blind item story that seemed to have been circulating today. So before things get too out of hand, I'd like to clarify that I have no knowledge of or involvement with the controversy. I don't know how or why my name has become linked. I'm surprised too. But what I do know is these accusations about me are false. Truth, I've traveled to the UK to attend the funeral of a family member and to spend time with my UK-based family. I'm not pregnant, nor have I ever been. I have never had anything close to romantic involvement or interest with the person. I have and always will the utmost respect for the couple.
They have always treated me with kindness. I hope this clears up the false rumors involving me. So much fake news out there nowadays. I hope we can take more caution with what we choose to believe online. Magkasama sa lock-in taping ng The World Between Us, sina Tom at Kelly, na siya namang una nilang pinagsamahang proyekto sa GMA7. Ginampanan ni Tom ang karakter bilang kapatid ni Jasmine Curtis sa serye na pagseselosan ang karakter ni Kelly dahil ito ang kaklase at nagkakagusto sa karakter ni Alden Richards. At sa pagkakadawit nito sa isyong hiwalayan ng Tom Carr couple, pinanindigan ni Kelly na walang kahit na ano ang namamagitan sa kanilang dalawa ng co-actor sa serye. Pinabulaanan din ng kampo ni Kelly ang lumalabas na akusasyon sa aktres at sinabing babalik na ito sa susunod na buwan mula London upang mapatunayan na hindi ito nagtatago at hindi ito totoong buntis. Ayon pa sa kampo nito, hindi napapatulan ni Kelly ang nasabing issue dahil wala itong katotohanan. Hindi rin sila makapaniwala na nadawit muli ang kanyang pangalan sa lalaking may asawa na. Hindi na rin niya iyon pinag-usapan pa kahit kailan dahil ayaw na niyang lumaki ang nasabing issue at nahiya rin ito sa pamilya ng aktor. Sa latest post naman ni Kelly sa kanyang Instagram noong January 15, maraming netizens ang nag-iwan ng kanilang komento at mga katanungan tungkol sa isyung naisulat. At dahil matagal na rin sa industriya si Kelly, ang ilang fans nito ay ipinagtanggol ang dalaga. Nagsabi rin ang mga ito na huwag basta-bastang mambintang sa kapwa, lalo na kung hindi pa ito napapatunayan. Ang mga dumagsa sa comment section ni Kelly ay nagsabing napanood nila ang tungkol sa blind item sa TikTok at maging sa pakikinig at panonood nila sa programa ni Christy Fermin. May ilang nagtanggol at sinabing kung buntis nga si Kelly, dapat ay may makikita ng baby bump sa kanyang katawan dahil ang nasusulat sa balita ay a few months before the wedding nangyari ang pagkakabuntis ng babaeng nasasangkot sa issue. Kabit, mistress, nabuntis, third party. Iyan din ang ilang mga salitang mababasa mula sa mga netizens na napunta sa kanyang social media page. Ang ilan din ay naghihintay na lamang na i-off ni Kelly ang comment section ng post at mawala ang kanilang mga isinulat. Isang netizen naman ang diretsyang nagtanong kay Kelly tungkol sa lumalabas na akusasyon dito na pinagbigyan naman ng aktres. Sinabi nitong sinagot na niya ang lahat ng paratang sa kanya at nag-post na rin siya ng tungkol dito. Ang netizen na ito na nagtanong sa post ni Kelly ay nagsabing naniniwala ito sa aktres at nagpasalamat din sa pagsagot nito sa kanya. Taong 2018 nang lumipat si Kelly sa bakuran ng GMA7 matapos nitong maging bahagi ng girl group na Girl Trends na pinasikat ng noontime variety show na It's Showtime sa ABS-CBN. Pumirma ng kontrata si Kelly sa ilalim ng GMA Artist Center at simula noon ay naging parte na ito ng kanilang roster of talents. Una siyang napanood sa Kapuso series na The One That Got Away at ginampanan ang role bilang girlfriend ng karakter ni Pancho Magno sa seryeng Dahil sa Pag-ibig. Napanood din siya sa afternoon drama na Kapag Nahati ang Puso. Naging voice talent din si Kelly sa Japanese-Filipino anime na Barangay 143. Filipino-British ang lahi ni Kelly na ipinanganak naman sa Dubai. Nang magdesisyon itong magtungo sa Pilipinas, nagsimula ito sa modeling at pinasok din ang pag-aartista. Sa edad 6, gumagawa na ito ng ilang mga commercials. Dahil marami na ring alok na natatanggap, sinubukan naman niya ang mapasali sa mundo ng pageantry. Sa pagsali nito sa 2019 Miss World Philippines pageant, sinuwerte itong makuha ang titulo bilang Miss Echo Philippines at nagkaroon ng pagkakataon na maging kinatawan ng bansa sa Miss Echo International Competition. Subalit nang magsimula ang pandemya noong 2020, nausog din ang pagtatanghal ng Miss Echo International Pageant.
Ginanap lamang ito noong April 6, 2021 sa bansang Egypt at dito ay nagwagi si Kelly bilang first runner-up. Sa mga hindi nakakaalam, inamin din ng model actress Beauty Queen ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa kondisyon na alopecia, na isang autoimmune disorder na nagre-resulta sa hair loss. Umabot din ng mahigit isang taon bago niya nalaman ang kanyang kondisyon, kaya naman agad niyang sinimulan na ito ay magamot dahil na rin sa takot at kahihiyan. Pero hinikayat naman niya ang mga katulad niya na may kaparehong kondisyon na maging bukas sa publiko tungkol sa kanilang pinagdadaanan, nang sa gayon ay mamulat ang iba sa katotohanan na walang perpektong tao sa mundo. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Just send your comments below.